Pumunta kami sa casino. Pinatanda sa casino. Samahan niyo po ako mamaligi. Medyo masigot talaga sa palengke. Kaanap tayong bibili natin. Sarado siya. Hindi pa tayo sa kabila. Yan, magkano ang palaya niya? 60 kilo. Yan, bawas yun. Tayo ng maganda. Yan, magkano ang palaya? Mahal pala ngayon ang palaya. Pili tayo na mahanap natin. Kahanap ako ng palayang maganda-ganda. Kano kailan, Nay? 19. Kasi pala siya talaga ngayon. So, balik tayo doon sa nauna. Tayo. Piliin lang natin yung maganda. Ang talaga guys, dati kayo mag-focus sa isang lugar lang. Yun. Maganda rin ito. Pambawa. Nakabili na ako. Ito nga sa akin, Tol. P5 lang siya, kulang na isang kilo. Thank you. Tapos na tayong bumili ng ampalaya. So, ayan na nga guys. Nakauwi na ako sa aking bahay. At lulutoy na natin ating pinamili kanina. Ating crispy ampalaya fries. Familiar po ba kayo? Crispy ampalaya fries. Bago sa pandinig ko, no? Dito nyo lang po makikita yan sa Joseph Cooking Show. No, ito. Let's start po sa aking sa ampalaya. First po, lagay po natin ang ampalaya natin. Tataka po ang bakit pabilog. Tagalan po natin ang buto. Be sure lang po na walang tira po sa ating ampalaya. Buto po kasi ang nanuli. Piliin nyo lang po yung palaya na gagamitin nyo. Huwag po yung masyadong inog. Huwag naman po yung sobrang hilaw. Mapapait po yun. Sobrang pait. Go. So, ayun na po. Okay na po. Tanggal na po. Now, ilagay po natin ang circular. O bilog po. Huwag po masyado makapal, manipis lang po. Kasi pag masyado pong makapal, crispy po siya sa labas, pero sa loob, matigas. O kaya makunat. Ayun naman po. Make sure, consistent lang po ba? Hindi nyo naman po kayong pare-parehas. Okay lang po. Basta po masyadong makapal. Yan.
Ibabad po natin siya sa tubig na may asin for 5 minutes. 5 minutes po, tandaan niyo po, 5 minutes. Babad po natin ito, tapos wait po tayo ng 5 minutes. After 5 minutes po, salin na po natin. Tanggal na po natin yung tubig, i-drain po natin siya. Pagkatapos natin po i-drain, hugasan po ulit natin ang panibago. Para po yung sobrang alat po na nailagay natin kanina sa salt solution natin ay mawala o mabawasan. Kasi yung gagamitin nating breeder o mga sangkap, may alat na po yun. Kaya mas maganda po, gasa pa po natin siya ng panibago. So ayun, pagkatapos po natin hugasan, pakuluan, may pakuluan. Pagpakulo po tayo ng tubig na pinakulo ko na po kanina, tapos patayin niyo po yung apoy, lagay niyo po yung ampalaya. Tapos wait po tayo until 5 minutes ulit. Okay na po. Malalaman nyo po, pag nagbago na po yung kulay niya, mawawala po yung konting green niya, pero still green pa rin po siya. Ayan. Ang gagawin nila po natin, i-drain po natin ito ng panibago. Pagkatapos po natin i-drain po, kailangan po natin itong palamigin, kaya babad po natin sa tubig na malamig. So guys, kung tatanungin nyo ako kung bakit kailangan pang ibabad sa tubig na malamig. Kasi po guys, para mabago yung kulay niya, hindi malis po yung kulay niya, at hindi po mabuwasan yung sustansya niya. Kasi po habang hindi niyo po yan, hindi niyo pinapalamig po, yung katas niyan, kaya may sariling init pa rin po yan, mananatili pa, maluluto pa rin po siya. Kaya mas better po na palamigin mo. Kumuna natin siya at babad sa tubig na malamig. Kasi tayo na po natin mga ana, hanggang sa lumamig po yung ampalaya natin. Ibabalik po kami ako. Yung malamig na, pwede na po ito. Drain lang po natin ulit. For another one. Yan po, na-drain na po natin. Ganda po ng texture niya. Saka still crispy pa rin po siya. Hindi siya labog, hindi po siya malata. Ang next pong gagawin natin, ilagay po natin yung itlog. Siguro, nasa sa inyo na po. Pero mas maganda ho, sapat lang yung itlog kasi habang dumadami po itlog na nilalagay natin, manibis na crispy po siya. Matigas. Alam niyo po yung ano, pag nakakain fried chicken na matigas, parang ganun. Yan. Tapos, yan na po natin siya dyan. Halagay natin. Ay. Sorry. Lalayin lang po natin. Next step po natin yung ating pong gagawin natin breeder. Ito po, paminta po. Ground pepper. Bawang. Powder. Optional po ito ha, huwag niyo pong gayahin yung nilalagay ko. Depende po sa panlasa nyo. Then, seasoning.
Mamili na lang po kayo ha. Optional po ang paglagay ng seasoning. Hindi po kailangan ano. Together. Mix na po natin siya. Be sure lang po na pantayin pagka-mix natin. Yan, pagkatapos po natin mix, lagay na po natin doon sa ampalaya. Transfer po natin. Budbud lang po natin, hindi po natin kailangan isa-isay. Para mag-ano. Tapos dito naman po natin siya i-mix. Yung bango, naamoy ko na. Naamoy ko yung mixture niya, bango. Natatakam na po ako. Natakam. Ready niyo na po ang inyong kanin. At ito'y akin ang ipipride. Sabi nga ni Boy Logro. So, ito na po yung mixture natin. Gagawin na lang po natin, i-deep-fry po natin ito. Pag mainit na po yung mantika natin, kanina pa po natin isinit yan. Oops, sorry. Nabikit. Hindi po pa kailangan po restahin ha. Yung kasya lang po sa budget niya. Konti lang po kasi konti lang yung binili ko mantika. Kulang budget na ito pabili mantika. Pa-sponsor ka man dyan. Yung bili mantika. So ito na guys yung ating finished product. Ating crispy fries ampalaya. Sarap guys. So, try nyo po ito sa bahay nyo. At stay tuned lang po sa ating channel. Para sa mga bagong recipes na ngayon lang po makikita. Yung po ang paborito natin ay mga unique. Kaya mas maganda po yan. So, yun lang po. This is Joseph. Sa Joseph Cooking Show, signing out.